liberty.
to your heart. Lead me to your heart. Lead me to your heart. Lead me to your heart. To your heart. Lead me to your heart. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me. Before you spoke it to be, you were the King of Kings.
kings. Yeah, you were, yeah, you were. And now you're reigning still, enthroned above all things. Angels and saints cry out, we join them as we sing. Glory to God, glory to God, glory to God. All right, glory to God, glory to God, mga kapatid. Indeed, God is worthy of all glory, honor, and praise. How are you? At least nakikita ko na naman si aking kapatid na si Brother Ronald. Hello? Nandito tayong dalawa. Pares pa tayo naka-gray. Yun, sakto, no? Ngayon ko lang naalala, ito daw pala ang color of the year. No? Talagang alam mo naman kami ni Brother Ronald, eh, in na in pagdating sa mga ganyan. Hindi namin sinasadya, no? Ngayon ko lang naisip nung nakita kong naka-gray kami. O nga pala, no? Ito daw ang, ang tawag doon? Panatone ba yun? Panatone. Colors of the year, gray. Tapos dinagdagan po nila ng kulay yellow. Kasi daw ito ay kulay ng pag-asa. Ayan. Pero alam natin lahat, ang tunay na pag-asa po ay wala po yan sa mga kulay-kulay, no? Kahit dilaw pa ang ngipin mo, kapatid, no? Kung wala ka namang Kristo sa puso mo, eh wala kang pag-asa sa buhay. But because we have Christ in our hearts, then we enter this year with not only joy, but we also enter this year with confidence and assurance that the Lord is with us. Amen? And since we know the Lord is with us, talagang we are excited because alam natin na pagkakataon muli, na gampanan ang mga salita ng ang mga purposes ng Diyos sa ating buhay at talagang bibigyan natin ng pagkakataon, no, ang ating mga kapatiran ngayong gabing ito, by the way, to express their prayers for this year, no? So gusto ko pong mag-chat po tayo, mga kapatid, yung mga gusto mag-chat diyan, ano ang prayers niyo for 2021, yung mga dreams niyo, ayan, yung mga pangarap nyo, yung mga gusto nyong mangyari sa taong ito, sa 2021. Amen? Because we know that God is an answering God. He's a never-changing God. And speaking of never-changing, no, nice ko lang i-share ngayon ang ating konting passages sa Bible to assure us all that God never changes. Sabi nga po sa Numbers, chapter 23, verse 19, God is not human that He should lie, not a human being that He should change His mind. Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill? No? So, ang Diyos, hindi katulad ng tao na paiba-iba ng isip, nagsisinungaling pa, di ba? And changing His mind. Ang Diyos, pag yan ay nangako, talagang maasahan natin na hindi po tayo mapapako. No? And also, Hebrews 13:8 says, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Ayan. Hindi po nagbabago ang ating Panginoon. At sa James 1:17, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Ako, napakarami pa pong verses sa Biblia, sa mababasa po natin tungkol sa ating Diyos na hindi po nagbabago. At yun po ang ating assurance that this year, no, ano man ang mangyari, okay, hindi natin alam ang kahihinatnan, ika nga, ng 2021. Pero isa lang pong alam natin, that our God never changes. And since our God, you know, from the very beginning, napabasa po natin sa kanyang mga sa kanyang mga salita, no, kung sino siya, kung ano ang kanyang character, kung the way He deals with us, kung anong classic ang kanyang rule, ang kanyang pagiging Diyos, no, the same power, the same strength that He has, it's the same God who is with us this year. Kaya po tayo ay rely on who He is, on His strength. Amen? He does not change. And speaking of changes, okay, maraming mga changes ang mangyayari this 2021. Okay, for example, ang Dubai church natin ay hindi na po lang sa online mag-meet, kundi we're going to meet as a church, no? Diyan po sa Dubai. Pero mamaya magbigay po tayo ng mga announcements tungkol diyan, no? At ano pa ba mga changes? Speaking of changes, yung Elder UAE group page natin, okay, we will be
this 2021, eh, ito yung magiging, kumbaga, i-close natin yung group page natin. Bakit? Kasi gusto natin na i-open sa lahat itong ating page. So we're going to create an Eljor UAE Facebook page, hindi na group page. Kasi sa group page, kailangan pa mag-member, ganyan. Eh, napakahirap pag mag-approve, no? So, the reason why we have a group page is because meron po tayong mga resources. When I say resources, ito po yung mga Bible study materials natin, mga teaching materials na hindi po para sa ibang, yung mga hindi taga Eljor UAE. Okay? That's the reason why we have a group page para exclusive. Ngayon, ang gagawin na lang po natin, we will have a group page para po sa ating mga connect group leaders. Okay? So doon po nila makukuha lahat ng resources for discipleship. And it will be called Eljor Connect. Actually, existing na po yung page na yon. So, kailangan nyo lang pong, magbibigay naman po tayo ng link this week, no? So, you will know the group page. Tapos, yung ating Facebook page, which is Eljor UAE page, okay, ilo-launch din natin this week, ayun ay free for all. Ibig sabihin, lahat pwede pong mag-like at invite nyo po yung mga friends nyo na mag-like, pamilya nyo, kasi doon naman natin ipopost yung mga announcements natin, okay, yung mga encouragement natin, yung ating mga weekly services, okay, doon din natin ipopost na sa YouTube, ipopost po natin doon sa Eljor UAE page, okay? At marami pa pong mga mangyayari this year at excited po tayo doon. Pero in the meantime, we will be focusing muna on starting this year with a right heart. That's why this coming Friday po ay meron po tayong prayer and fasting, okay? Gusto ko lang pong banggitin na taliwas sa paniniwala ng marami, ang prayer and fasting daw ay panahon para mag-diet, okay? Dahil katatapos lang po natin ng ating mga Noche Buena, Medya Noche, okay? Lahat ng mga kainan po natin at marami po sa atin ay talagang nadagdagan ng kilos, ika nga, no? So it's not just for the purpose of diet, okay? What we want is to actually more on feasting ito eh. We want to feast on Jesus. We want to know more about Him, no? And dun po sa ating Eljor UAE page, dun po natin ipopost yung mga daily devotionals po natin, right? So that, and baka every night po ay mag-meet po tayo for 7 days. Okay, for next week yun. So just January 8 to 14. Tama ba ako? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 7 days po yun. Okay, sa ating Devo, sa ating prayer and fasting. Okay, don't worry. Mga detalye po ay makikita po natin yan. I-announce ko po sa ating group page. And you will hear about it po through your Connect group leaders. Ayan. Alam ko pong tayong lahat ay excited na po para makinig ng salita ng Diyos. Pero before that, of course, we will come before the Lord in prayer. And we are going to worship His name. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito na muli niyo po kaming pinagtagpo upang sambahin ang pangalan niyo, pag-aralan niyo mga salita. To listen, Lord God, and just be blessed, Lord God, to be refreshed this week, Lord God, as many of us, Lord God, have come from work, pagod na pagod, at iba sa amin, stress na stress sa mga nangyayari sa buhay. And Lord, many of us also are worried about what's going to happen this year. But I pray, Lord God, na this night will be a night of encouragement and a night, Lord God, to truly remind us that we have an awesome, powerful God, that there's no reason to be afraid because you're the God who answers prayers. You're the God, Lord God, to whom nothing is impossible, Lord God. And tonight, please listen to our worship as we come before you with humble hearts to lift up your name, Panginoon. Thank you, Lord, and bless my dear brothers and sisters who are with us tonight. All this we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. At tatawagin ko po, syempre, ang mga Dubai youth to lead us in worship. Good evening, brothers and sisters. I wish you all a happy new year. May this 2021 be more blessed for you. Let's start it off with a wonderful song, because we know that in Him we have hope and we have faith that this year will be so much better than last year. As we sing your glory, we sing your holy. Hope arise inside us, hope arise inside us. We sing your glory, your grace unfolding. Hope
There's all redemption, all sin and wrong forgiven. The empty grave a guarantee. In Christ we see God's glory. Our matchless one, most holy, the King who reigns eternally. Our Savior has come. His love has overcome. The victory is won. Glory, we sing your holy. Hope arise inside us. Hope arise inside us. We sing your glory, your grace unfolding. Hope arise inside us. Hope arise inside us. In Christ, our blame is shifted, our guilt and shame are lifted, in Him who suffered once for all. In Christ, we find a purpose, our works no longer worthless, your kingdom come, our present call. Our Savior has come. His love has overcome. The victory is won. As we sing your glory, we sing your holy. Hope arise inside us. Hope arise inside us. We sing your glory, your grace unfolding. Inside us, hope arise inside us. We sing your glory, we sing your holy. Hope arise inside us, hope arise inside us. We sing your glory, your grace unfolding. Hope arise inside us, hope arise inside us. Savior, I come, quiet my soul. Remember, redemption's hymn, where your blood was spilled for my ransom. Everything I once held dear, I count it all as lost. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me. Lead me to the cross. The cross where your love poured out.
Amen. Thank you very much, Faye, of course, Sila Casey and Kyle for leading worship tonight. And may that be our prayer also that we will always ask the Lord to lead us back to Him, to lead us to the reason why we exist, di ba? Minsan nakakalimutan natin yon. It's all because, you know, because of God. Amen. And He loves us so much and He has a purpose for us. That's why we're here. Kaya nga po may mga trabaho po tayo dito sa UAE. Hindi lang po para sa ating pagpapayaman, kundi siyempre para ma-fulfill yung purpose ni Lord sa ating mga buhay. God has a purpose for each and every one of us. At ang aking panalangin po para sa ating lahat ay ma-discover po natin yon. At while we discover it, let us be faithful to truly fulfill at magampanan yung layunin ng Lord sa ating buhay. No? And speaking of the Lord, no, speaking of going back to the cross or going back to God, you know, many times, you know, people are afraid to face the future, afraid to face itong 2021 or itong bagong taon. Kasi nakatingin kung saan-saan, nakatingin sa paligid, nakatingin sa sitwasyon, sa sirkumstansya, forgetting that we have a God, and a God to whom we can pray to. A God to whom we can ask anything and wala pong imposible sa Kanya. Di ba ba? Naalala po ba natin yon, mga kapatid, as we enter this year? Kaya nga po, every year we want to start with yung prayer and fasting. Hindi lang tayo nakaprepare ngayon ng manual or guide. No? Pero sa mga darating na araw, ipapakita po natin dito so, sa ating social media. Anyway, we're going to launch our new, as I said kanina, ang ating bagong Facebook page, LJR UAE Facebook page, hindi na po group page. So doon, makikita po natin. And you'll be guided po every day for 7 days para po sa ating devotionals. Para po. And also in the evening po, sa gabi-gabi po ay mag-meet po tayo dito, mag-pray po tayo. At talagang mag-aayuno po tayo, we'll fast. Okay? Again, fasting is not, it's different from dieting. Okay? And ituturo po namin sa inyo how to truly fast. No? And why am I sharing this? Kasi nga po, many are afraid nga to enter this year because they forget that they have a God to whom they can ask anything. No? So, pag naalala po natin that, oy, may Diyos pala tayo, na sabi niya, walang imposible sa Kanya. No? So, that gives us confidence na, Lord, You are with us. Diba? Kaya ang tanong, nagtitiwala ba talaga tayo sa Kanya? Do we have faith that truly God exists and He is with us and that He will take care of everything, that He's in control of everything? Amen. Do you believe that God is in control of everything? Do you believe na mas malaki ang Diyos kaysa sa pandemya? Na mas malaki ang Diyos kaysa sa problema mo, kapatid? I remember a story of the disciples. They were trying to yung cast out yung mga demons at hindi po nila makast out. Tapos si Lord, nung si Lord na nag-cast out, biglang natakot yung demonyo, no? Umalis, ganun. Tapos sinanong nila, bakit ikaw kaya mong paalisin? Bakit kami hindi namin kaya? Ano po ang reply ng Panginoon? Jesus replied to them, He said, because you have so little faith. Okay? So ganun pala, no?
So ang faith, meron pala tong kumbaga measure, no? Merong malaking faith, merong maliit na faith, merong wala talagang faith, no? Ibig sabihin, they do not really believe in Christ, in His power. Kaya nga sabi ni Lord, if you have faith as small as a mustard seed, no? Interestingly, sabi niya, because you have so little faith. Pero sabi niya dito, if you have faith as small as a mustard seed, kahit maliit lang talaga yan. Ibig sabihin, wala talaga silang faith, no? Kasi sabi niya, kung as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Ito yung maganda. Sabi ng Panginoon, nothing will be impossible for... Sinabi ba niya, impossible for me? Hindi. Sinabi niya, impossible for you. Yan. Ituro natin ang sarili natin. Wala daw imposible para sa akin. Yan ay sabi ni Jesus. If you have faith, even though as small as a mustard seed, pwede mo daw utusan yung bundok, okay, to move from here to there, and it will move. No? Kung mapapansin niyo po, hindi po sinabi ni Lord, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this maliit na pebble, okay, itong maliit na bato na to, to move from here to there. Okay, hindi. Ang sabi ng Lord, you can say to this mountain, bundok ko, no? Bakit? Kasi alam ng Panginoon na that we will be facing yung mga gabundok na problema. God knows that we will be facing even big dreams, di ba? That's why, kanina sa chat nga, sabi ko sa inyo, share with me your dreams, okay? I-chat po natin yung mga dreams, pangarap po natin. This coming 2021, ipapag-pray natin yan, no? Gabundok ba yan? Parang tila imposible yung pangarap mo na yan. Wala pong imposible sa Diyos, no? Because sabi ni Lord, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to your impossible problems. You can say to your gabundok na problema na yan. You can say to your impossible dreams na yan that there is nothing impossible with God. Amen? And I believe, mga kapatid, itong mensaheng ito ay para po sa ating lahat. Bakit? Because we all have dreams, di ba? At I pray po tayo may mga pangarap pa, no? Kasi nakakalungkot pag ang buhay mo eh parang mechanical na lang, wala ka ng pangarap sa buhay, wala ka ng dreams. Okay, para sa iyo parang pupunta na lang sa trabaho, uuwi, tapos, di ba? At tingin mo eh pagka-retire mo, uwi ka na lang ng Pilipinas sa kumbaga eh bahala na lang kung ano mangyari, ganun, no? So nakakalungkot pag ganun, no? But God wants us, no, to truly have dreams and to look at God as the source of yung dreams na yon, that God will be the one to provide, that God will be the one to make these things happen. Amen. At the choice is ours, okay? At yan po yung ating pag-usapan ngayon. Where will you focus this year, 2021? Will you focus on the mountain? Okay. Problema man yan or dream, pag dun ka nakafocus, ang tingin mo sa Diyos mo maliit. Bakit? Kasi dun ka nakatingin sa bundok. Eh. Pero kung we choose to look at God, to focus on God, to know God more, amen, yung mga pangarap natin at problema natin na gabundok ay magiging maliit lang sa pananaw natin at hindi na magiging imposible na abutin. Bakit? Kasi ang tingin natin, maliit na lang eh, compared to God. Nakuha po ba natin, mga kapatid? There's nothing wrong dreaming big. Amen? Baka sabihin nyo, eh, baka masyadong maambisyon naman masyado, no? Walang ka-contentment sa buhay. Hindi sa ganun, no? God wants us to dream big. Why? Because we have a big God. Amen? But ang gusto po natin i-point out at maging klaro po ngayong gabing ito is yung focus natin hindi doon sa big dreams. Kasi kung doon ka nakafocus, okay, o tara, may Bible study tayo, tara, meron tayong Sunday Devo, eh, naku, hindi ko pa abot yung aking dreams, eh. May mga pangarap pa ako, kailangan ko itong gawin, di ba? Wala ka ng oras sa Diyos. Kasi sa tingin mo, imposible makamit mo yung dreams mo na yon, okay, kung hindi mo bibigyan ng oras ito, hindi mo bibigyan ng sobrang pansin ito, di ba? But if you focus on our big God, our God, na sinasabi niyang walang imposible para sa iyo if you have faith, di ba? Then you will know that really these things will happen. Amen. So ilan po sa atin dito may mga dreams for 2021? Taas ang kamot. Yun, di ba? May mga dreams tayo, may mga pangarap, may mga pinapag-pray tayo, di ba? Alam niyo mangyayari yan. All we have to do is to come before, to ask God. The reason, sabi nga eh,
You have not because you ask not. Let's ask the Lord. Let's pray. Let's come to the Lord in faith this year. Amen. Pagpasok ng 2021, sa alam na sa ating fasting. Nako, maganda to kasi sama-sama tayo magpa-fasting dito sa Zoom, no? And tayong lahat magpapalakasan and our faith will truly grow and we will focus on the Lord. Again, the choice is yours. The choice is yours. Maski mag-fasting pa tayo, pero kung if you choose to focus on the mountains, yung gabundok na problema na yan instead of God, nako, wala pong mangyayari. Choose to focus on God. Manalangin muna tayo. Lord, maraming salamat sa gabing ito. Thank you, Lord God. Lord, we believe in you, Lord God. We believe, Lord, that you are bigger than any mountains that we face. Ito man ay problema, ito man ay pangarap. Lord God, we know that you are the greatest of all, Lord God. Lord, sa aming mga buhay, Lord God, you are bigger. And Lord God, we trust in you, Lord. Lord, we rely on you. And Lord God, we depend on you. And Lord God, we are saying, Lord God, that truly, from now on, Lord God, we will just follow you alone, Lord God. Lord, speak to my dear brothers and sisters, Lord, as we study your word and as we talk about dreaming big tonight, Lord God. Dreaming impossible dreams, Lord. And I pray, Lord God, kung meron man kami mga dreams sa puso na parang na binauna namin sa limot, Lord God, ay mapukaw sana ito ngayong gabing ito and excite us, Lord, once again, that you are the God who fulfills dreams because you're the God who is so great and at the end of the day, Lord God, it's all about glorifying you, Lord. Thank you, Lord. All this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord, mga kapatid. Now, as we move forward, you know, maraming tao po, sadly, hindi sila maka-dream big. Bakit? Kasi tinitingnan nila yung mga mistakes nila in the past or sa tingin nila, they are being held back by their failures. No? Sa tingin nila, eh, paano pa ako mag-dream big? Eh, ito na nga yung nagawa ko dati. Okay? I failed in the past. I did this in the past. Di ba? Alam niyo po, sabi nga po dito, no? You cannot, i-share natin, you cannot change your past, but, nako, you can change your future. Tandaan po natin yan. Okay? Sobrang daming mistakes ko na, pastor. Okay? Laging tuwing may manliligaw sa akin na sinasagot ko na lang, laging mali ang, ano, di ba? Huwag kang mag-alala, sis, or kapatid, di ba? May pag-asa pa rin, di ba? You might have made so much, you know, mistakes in the past. Okay, nandun na yun eh. Past na po yun eh. 2020, tapos na. 2019, tapos na. Okay, 2021 na po tayo. No? And we still have ilang days pa, mga 362 days to go, di ba? So, itong 362 days na to, you can still, kumbaga, pwede mong isulat kung anong magiging future mo eh. Di ba? So, huwag tayo mawala ng pag-asa. Alright? Let's focus on, you know, on the dreams that we have. That we have a God who is fulfilling our dreams. And speaking of dreams, okay, meron three qualities of powerful dreams na gusto kong i-share sa inyo ngayong gabing ito. Okay, tatlong M. Okay? Mas masarap pa to sa M&M kasi tatlong M to. M. Okay? Our dream should be massive, magnetic, and measurable. Ayan. Alright? So massive muna tayo. Okay, we need to have massive dreams. Kamusta po yung mga pangarap mo, kapatid? Sobra bang maliit? Or parang nakaka-insulto ba sa Diyos yan? Sobrang liit ng pangarap mo? Lord, maka ano lang ako. Eh, ganito. Of course, iba-iba tayo ng pananaw tungkol sa laki ng dreams and everything. No? Pero baka mamaya, sa tingin mo, sobrang imposible na makamit mo yung pangarap na mataas ganun, no? Because you're looking at yourself. Let's, as we enter 2021 po mga kapatid, as we focus on our big God, medyo laki-lakihan naman po natin ang ating pangarap. Total, sabi nga nila eh, libre lang naman mangarap, wala namang bayad mangarap, eh lakihan mo na po yung pangarap mo. Okay, wag yung pastor eh, ano lang, maski sino, basta lalaki, eh, okay na sa akin yun, di ba? Kung magpa-pray ka man ng boyfriend dyan, di ba? Huwag ganun, okay? Baka mamaya, dumating nga sa'yo, lalaki, eh, mas maliit sa'yo, mas, di ba? Hindi man sa minamaliit ko po yung mga maliliit, no? Pero sinasabi ko, kung gusto mong mangarap, eh, you know, tell the Lord, I want a man of God, yun. Yan ang importante, yun ang number one, okay? Huwag sa panlabas lang, ha?
Okay, a man who will bring me closer to you. Okay, yan. And of course, mga may mga dreams din tayo pagdating sa mga career po natin and everything. I remember a story of a teacher na nagtuturo po ng isang grade 3 na student, okay? Ang pangalan niya si Johnny, okay? Sabi ni ng teacher, "Oh Johnny, anong pangarap mo sa buhay?" 'Di ba? Sabi ni Johnny, "Teacher, I want to be a billionaire." Okay? Sabi niya, "Talagang gusto ko po na maging sobrang yaman para makatulong ako sa mga mahihirap." Okay? Gusto ko na pagdating ng panahon, meron akong malaking mansion, okay? Meron akong Ferrari, at meron akong magandang asawa. Yan. At natuwa naman ang teacher, no? At sabi ng teacher, "Wow, Johnny, you truly know how to dream big dreams." Tapos tinanong naman yung katabi niya, "Oh, ikaw naman, Susie, anong pangarap mo?" "Ay, teacher, simple lang pangarap ko. Gusto ko pong mapangasawa itong si Johnny." Yun ang kanyang pangarap, mapangasawa yung si Johnny na yun, okay? Dahil sa pangarap po ni Johnny na nakakalungkot kung ganun po tayo mangarap, no? I'm reminded of a time nung kinakausap ko po yung mga young people po sa isang mahirap na lugar po sa Marikina at before, no? At nung tinatanong ko nga po yung mga bata na yon, anong gusto nila, anong pangarap nila sa buhay. Nung una parang nakatingin sa akin na parang, pwede ba kaming mangarap? Parang ganun. Parang first time nilang makarinig ng ganun yung tanong na anong pangarap mo? What do you want to become? Kasi sa tingin nila siguro, well, ito na yung buhay namin. Diba? Ang pangarap ng isa, maging tricycle driver. Diba? I mean, nothing wrong with being a tricycle driver. Saludo po tayo sa mga nagtatrabaho ng honest jobs, no? Pero para sa akin, parang nakakaantig ng puso naman kung, di ba, nakakita ko ng, for example, isang padre de familia nagtatricycle, mga 200, 300 a day ang kanyang kinikita. Tapos anak niya, 5, pinapakain niya yun, di ba? Yun yung walang problema sa nagtatrabaho ng honest, pero kung yun yung magiging pangarap ng isang tao, tapos the way for him to feed his family is doon lang, di ba? Parang ang liit naman ng tingin niya sa Diyos niya, di ba? When it comes to dreaming, di ba? So nakakalungkot kasi mga bata pa lang, yun na po yung mga dreams nila, no? Tapos yung isang babae nga, yun ako, "Ikaw naman, anong dream mo?" Nung una, meron pang wawawi. Sabi, "Gusto ko maging dancer ng wawawi." Sabi ko, grabe naman, no? Di ba, expected natin, marinig sa kanila, "Gusto ko maging doktor, gusto ko maging teacher, gusto ko maging pastor man lang," di ba? Wala eh, dancer daw ng wawawi. Yun ang pangarap niya, no? Can you just imagine kung yun yung magiging pangarap ng mga kabataan natin sa Pilipinas, no? Maging dancer, maging, di ba? Kawawa naman, no? At yung isa naman, batang-bata, no? Sabi niya, "Gusto kong ano," sabi kasi ng nanay ko, "mag-asawa daw ako ng puti, ng foreigner," ganun. Akala nila, nakakalungkot, no? Akala nila, basta't nag-asawa ng foreigner, tapos na yung problema sa buhay. Pero nako, sinasabi ko po sa inyo, ang dami ko pong kilala na, of course, may mga foreigner na asawa na blessed sila, no? Pero marami din po na naghihirap at nagsisingsisi po sila. Okay, yung iba ginawa na lang parang katulong sa bahay, wala man lang ano, no. So hindi porket ibang lahi parang naka-jackpot ka na, no. So wag po 'yun ang maging pangarap po natin, no. Because the big message here, mga kapatid, what I really want to share with you is that we need again to dream big dreams. Why? Because God is a big God. 'Yun. Wag po natin kalimutan 'yan. Meron po tayong Diyos na malaki at wala pong imposible sa kanya. That's why kung mangangarap po tayo, mangarap tayo na parang mga anak ng Diyos talaga, 'di ba? Ibang-iba mangarap yung mga walang Diyos sa puso eh. Pero tayo, kilala natin ang Diyos natin. Amen. We have a big God, so we should dream big. Total, sabi nga sa meron akong nabasa, total, you're using also the same brain energy. Okay? Pag magdi-dream ka po ng maliit at magdi-dream ka ng malaki, parehas lang po yung brain energy na magagamit mo. Parehas lang, okay? So, kung parehas lang din naman, we might as well dream big. Parehas na calories din ang gagamitin mo.
pag nag-dream ka ng maliit o malaki, edi we should aim high, di ba? We might as well dream big, we might as well dream pray bold prayers. Amen? And let's expect that we will live a great life, okay? Bakit po mas maganda yung massive dreams kesa sa mini dreams? Okay, bakit po? Because if you have massive dreams, this will attract more fun. This will attract more friends. And this will attract more funds. Yes, subukan mo pong mangarap ng malaki. Talagang mas magiging challenging ang buhay, mas makikita mo yung resources dumadating kaysa ang pangarap mo po ay napakaliit, di ba? Gigantic dreams are more exciting, ika nga, though. And alam mo, when we gold, ginagawang goal po natin dati yung 50 connect groups, no, dito sa UAE, no? But, alam mo, because of that, naging excited ang lahat, di ba? Excited ang lahat na, kailangan natin mag-train ng leaders, kanon, yung leaders ng Dubai, leaders ng Abu Dhabi, talagang pinag-usapan how to strategize, how to develop more leaders. Talagang nag-pray kami ng gusto. Intense ang prayer. Bakit? Kasi sa tingin namin, wow, ang laki nun. 50 connect groups from just very a few years back, di ba? Pero, di ba? Can you just imagine kung yung goal natin, ang goal po natin is to have mga 6.5 connect groups sa UAE. Parang ang pangit pakinggan, di ba? 6.5 connect groups. Ano yun? Di ba? Walang kakwenta-kwentang pangarap po yun, di ba? So, di ba? May nabasa nga rin ako, if you want to dream, or you want to aim for the stars so that if you don't reach it, you will fall down sa moon. Di ba? Because if you just aim for the moon, pag hindi mo naabot yun, you will fall down dito sa earth, di ba? Like for example, 50 connect groups, dahil nga sa COVID and everything, medyo na-challenge po tayo. So I think naka 45 po tayo, which is not bad, no? In the next years. I mean, it's not about numbers naman eh. It's more about pushing people to make more disciples for the Lord, di ba? At ako'y natutuwa po doon. No? In other words, I want us all, mga kapatid, to have ambition. Yeah. Ambition is not a bad word. Akala ng iba, naku, ambition, maka worldly masyado, ambition, di ba? But you know what? Ang nakakalungkot kasi is yung you know, mga tao, lalo na mga kabataan, nakakausap ko dati, no? Na walang ambition sa buhay, no? Walang pangarap sa buhay. No? Again, some people think it's a worldly or selfish or greedy word. But what, really, what we want, mga kapatid, as Christians, is to have what we call holy ambition. Yeah, sabihin natin yan, holy ambition. Yo, thank you. Holy ambition. Ano yung holy ambition? Alam nyo, kilala nyo po ba yung mga may-ari ng Forever 21? Okay, they started as, you know, hindi naman sila kilala talaga, and pero Christian po sila, no? And they were Korean immigrants who went to America, si Do Won at si Jin Sok Chang. Okay, they born again Christians po sila, no? At si Mrs. Chang, umakyat siya sa, bago niya sinimulan yung Forever 21, umakyat siya sa isang bundok sa Prayer Mountain, okay? sa LA, sa America, no? At pray niya sa Panginoon. Sabi niya, Lord, I want to start a global brand. Okay? Isang kasi tayo, pag nangangarap tayo, di ba, pang syudad lang natin, pang bansa lang natin. Ito talaga, from the very beginning, ang prayer na sa Lord, Lord, gusto ko magkaroon ng clothing store that will really go around the world, na talagang global company ito. Bakit? Kasi ang pangarap niya, Lord, kasi gusto ko po na maging missionary someday. Na ako magsusupport ng missionaries. At the same time, ako din, kami mag-asawa, we will go into missions at magre-retire sila someday na nagmi-mission. Alam niyo, sinagot ng Lord. Kung mapapansin niyo po yung mga Forever 21 na ng bags, diba? May John 3:16 sa ilalim. Diba? And, you know, they became a multi-billion company, $3.4 billion dollars or almost $5 billion nga at the last point. Of course, as time went by, nung dinidissolve na nila yung kanilang mga shares and everything, no? Kasi nga gusto na nilang, ang pangarap naman nila hindi to be forever sa Forever 21 eh. Ang pangarap nila is to build this business to fund yung kanilang nasa puso talaga, which is to go into missions. Okay? Kaya, ganun po mangarap, kapatid. Massive. Okay? Malaki. Ayan. And second, magnetic dreams. Okay? Dreams by nature po are magnetic. Okay? Ito pa pala na-share. Ayan. Dreams should be magnetic. Ano bang ina-attract nito?
alam mo, when you dream big dreams, you attract more resources, okay? At ang first resource po na ina-attract mo, alam mo ba kung ano? It is your brain. Okay? Mas na-attract mo yung paggalaw, paggana ng utak mo na yan, okay? May naalala nga akong kwento ng isang biology student, no? Kasi sa isang university, okay, nagbebenta kasi sila ng mga brain, mga utak ng tao. Yung tupong utak ng mga cadaver, yung mga patay na siyempre, no. Nagulat ako kasi iba yung presyo nung ano, sa isang mga babae daw 3,000 na lang sa pesos, no. Tapos yung sa kalalakihan, 10,500. Sabi ko, bakit mas mahal sa kalalakihan? Eh kasi sabi ng babae, slightly used kasi yung sa kalalakihan. Ayan. Okay. Kaya mas mahal daw yung sa babae, 3,000. Gamit na gamit daw. Totoo ba yun, Brother Ronald? Parang hindi tayo papayag dyan, Brother Ronald. No? Kasi kay Brother Ronald talagang ano, used na used yan. Ayan, gamit na gamit. Okay. Lalo na sa pagsayaw. Magaling po si Brother Ronald sa pagsayaw. Eh. Idol ko yan eh. Ayan. So, gamitin po natin yung ating mga utak ngayon, no? Lalo na sa pagpapangarap, mga kapatid, no? Again, alam mo, may nabasa po ako. Alam mo yung flies, yung mga labok, ay langaw pala, langaw. They have 100,000 neurons sa kanilang brain. Okay? Ang liliit ng brain nila, ha? 100,000 neurons. Yung chimpanzee, alam yung chimpanzee? Okay? Wala naman tayo. Okay, yung chimpanzee po, they have 7 billion neurons. At yung humans, tayo po yun. Okay? Kung ang unggoy ay 7 billion, tayo po 85 billion neurons. Di ba? Grabe. Bakit ko ito sinishare? Ang dami nun. 85 billion neurons in your brain. No? I'm sharing this because, you know, ganun ang power po natin. No? That we have 85 billion, kumbaga parang servants dyan who are just listening or waiting for our instructions. No? So, ang tanong mga kapatid, okay, nagbibigay ba tayo ng instructions sa 85 billion na yun? Okay? Do we tell them what to do? You know what? We tell them what to do when we dream. Okay? And I like to share, show you po yung, alam niyo po yung iceberg. Okay? Minsan kasi yung iceberg, akala natin eh, ganyan lang, kaliit, di ba? Pero actually, yung ilalim nun, mas malaki. Okay? Parang yung brain daw natin yun. Eh. Meron daw tayong conscious, ito yung conscious brain natin, at meron tayong unconscious part sa brain, okay? So, itong conscious part, okay, ito po yung nagbibigay ng direksyon. Okay? When we consciously tell ourselves na ito yung gusto kong mangyari, ito yung pangarap ko, gusto ko that I will have a godly family, a family that is loving, a family that will worship the Lord, okay? You're telling yourselves that, no? Pero alam niyo po ba, habang sinasabi mo yon sa sarili mo, habang nangangarap ka, habang pinapag-pray mo yan, okay? Hindi ka nawawala ng pag-asa. Lord, ito po yung gusto kong mangyari. Lord, even my finances. Lord, I want you to bless me, Lord God. Lord, I want to be blessed so that I'll be a channel of blessing to others. Dapat alam mo rin magkano gusto mong income. O hindi yung parang, Lord, bahala ka na. Basta yumaman, Lord. Basta yumaman. Maraming kwarta. Hindi ganun, okay? Dapat alam mo, Lord, this coming year, itong sweldo ko, I promise to save 20%. I'll give 10% to you as an offering, Lord God. And Lord God, 20% talagang starting January. Talagang maski ano pang mangyari, maski mag-text pa yan, maski tumawag pa sa akin pamilya ko, hindi. 20%, itatabi ko yan kasi ito ang gusto kong mangyari by the end of this year. I should have this amount, okay? Ganun po tayo mag-planning, mag-dream. You know what will happen? If you give your brains, ganong klaseng instruction, yung unconscious po, yan yung magbibigay ng provision. Ibig sabihin, unconsciously, magkakaroon ka na ng parang idea on how to achieve yung pangarap mo. Okay? Not only idea, pero pati motivation, talagang makikita mo na talagang posibleng-posible. No? Minsan kasi, ang problema natin, hindi natin alam yung paano. Okay? May pangarap ako, pero paano? Okay? Ang mahalaga, consciously believe it, okay? Say it, okay? Pray it to the Lord. Okay, ito yung what. Okay, the how is here sa unconscious po, no? Just continue to believe it, no? And continue to just dream. Katulad po ako, alam mo ako po, kapag ako'y may mga problema, may mga iniisip, ganyan. Tapos, o kaya sa preaching na lang, okay, kuwari, meron akong gustong i-share, tapos
Sabi ko, naku, nabawalan na yata ako ng insight tungkol dito. Ano bang gagawin ko? Alam mo gagawin ko? Magpipray ako, siyempre. Tapos, matutulog ako. Okay? Bakit? Kasi pag natulog ako, okay, ang nangyayari po, okay, before I sleep kasi, talagang pinapag-pray ko, Lord, sana Lord, bigyan niyo po ako ng insight, ganyan, ganyan. Okay? Consciously, sinasabi ko sa brain ko na I need to think about this verse, I need to think about this passage, ano bang pwede ko maging insight dito. Alam nyo, believe it or not, after sleeping, pagkagising ko, may mga ideas, may mga fresh ideas, may mga insights na. Ganun po yung power ng unconscious po natin. No? Because although my conscious mind slept already, my unconscious mind, yung unconscious po, parang nag-night shift siya. Okay? Habang tulog yung aking brain, yung aking unconscious, tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pagtrabaho. Ganun po ka-amazing yung ating mga utak, ating mga brains, mga patid. No? That's why, alam niyo, pag may problema ko at walang solusyon, anong dapat natin gawin? Manalangin at matulog. Okay? Kasi pag natutulog tayo, amen, unconsciously, no? That's when we get yung ideas, mga dreams na yan. No? So, huwag niyo masyadong i-stress ang sarili niyo sa kakaisip. Ano bang gagawin ko? Kape pa more, di ba? Ayaw mo matulog. Hindi, tulog ka, kapatid. Relax, di ba? At makikita mo, yan, nag-thumbs up si Casey. Okay, relax. Okay? And you'll be able to have a fresh mind, clear mind. Di ba sabi nga nila, have a clear mind. Minsan ka, kailangan mong mag-withdraw, mag-retreat. Di ba? Kailangan mong pumunta sa ibang lugar, mag-staycation. Uy, salamat nga pala sa mga nag-sponsor po sa amin ng tatlong araw sa Dusitani, di ba? Ayan, na-refresh tuloy ako. Nagkaroon ako ng klarong pag-iisip. Okay? Alam ko na magiging preaching ko sa next week. Ayan, di ba? Amazing, amazing. Okay? So, alam mo, bago tayo punta sa number 3 kasi wala tayong oras. No? Consciously tell yourself, for example, when you wake up in the morning, okay, sabihin mo, what? Sabihin mo, this day will be a great day or something like, kung anong kailangan ko ay what I need will come to me. Mga ganun, di ba? Alam mo, amazingly, there's power in your words. Even Jesus taught us that, di ba? There is power, okay, in what we say. Diba? Mahirap i-explain scientifically kung paano nangyayari yon. Na pag may sinasabi tayo, nangyayari, di ba? Si Pastora Vicky nga, tuwing nagpipray yan, sinasabi niya, I decree and I declare. Ano yun? I decree, I declare, I say it. Okay? I declare that healing will be upon you. Okay? Napakahalaga po ng words. Okay? Because as your conscious mind is declaring it, merong mga nangyayari in the universe unconsciously, okay, by the power of God. Amen? Na hindi po natin naiintindihan. Okay? All we have to do is to have faith. Okay? Sabi nga po sa Mark, chapter 11, verse 24. Sabi po eh, therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Abay, hindi mo pa raw nakukuha, Sister Roxanne. Eh, naniniwala ka na. Kaya nga, di ba, sabi ni Lord, magpasalamat ka. Di ba? Kasi yun yung talagang naniniwala na mapapasa akin ito. Nagpapasa ko doon si Sister Tess, di ba? Nung pinapanalangin natin si Lay, no, we are thanking God. Lord, thank you sa healing ni Lay. Thank you, Lord God, because you're moving in his life, di ba? So, yan po yung ano, have faith. And lastly po, measurable. Okay, measurable. Okay, wag mo lang sabihin na, Lord, gusto ko pong yumaman this year. Okay? Hindi ganun. Kailangan measurable. Be specific. Okay? Have a figure. Okay? Magkano ba ang gusto mong mangyari this year? Okay? Wag naman yung sobrang imposible na, Lord, 1 million this year. 1 million dirhams, magkano lang ba sweldo mo? Di ba? Okay? Tingnan mo yung mga 20% noon. Or, kung nag-i-invest ka, pwede mong dagdagan. Di ba? Medyo mahirap i-explain. Pero, what I'm saying is, put some details in your pangarap. Okay? Be specific. Have a figure. Okay? Write details. Why? Because, alam mo, na-experience ko po, pag may detalya yung pangarap, mas exciting mangarap. Diba? Yung talagang may goal ka, diba? Pag mong sabihin ko, gusto ko ng kotse. Anong kotse? Diba? May isipin mo rin kulay. Lord, kulay puti. Okay? Gusto ko itong brand na to. When do you want to have that? Be specific with your details. Pero gusto ko lang pong banggitin before we go, be animated with your details but do not be attached to the details. Okay? Bakit po? Kasi baka sobrang attached ka sa detalye tapos iba yung sagot ng Panginoon, magdi-disappoint ka eh. Di ba?
yes, you can be animated, meaning to say, you can tell the Lord whatever you want. Okay? Anong pangarap mo? Lord, gusto ko yung ano, ganito, ganyan. But, kung iba yung naging kasagutan ni Lord, at the end of the day, say, Lord, pero kayo rin po ang nakakalam what's best for me. Okay? Lord, ito yung gusto kong position. Gusto ko, Lord, ma-promote doon. Ito yung gusto ko. Pero sabi ni Lord, hindi. Para sa'yo, meron akong mas maganda para sa'yo. Okay? Nakuha po ba natin? Don't be so attached doon sa detalye, but be attached to the Lord. Amen? Trust Him. Be detailed. For example, when you pray for a spouse, yung mga nananalangin dito para sa asawa, ganyan. Huwag mo nang sabihin, Lord, kasi sinong lalaki, okay? Pero, alam mo, the problem is, marami po kasing mga walang hiya, okay? Yung mga lalaking walang, lalo na mga walang relasyon sa Panginoon, ako, delikado po yun, no? Pero, what you pray for is qualities of a man, okay? Hindi po kailangan specific na, Lord, si Sam Milby po ang gusto ko, Panginoon. Walang iba kundi si Sam Milby, okay? Hindi po gano'n. Hindi kailangan specific na tao. Okay? Kung gusto mo pag-pray yun, why not, di ba? Pero hindi kailangan specific na tao, pero specific na qualities. Yun ang mahalaga. Even ba, mga singles dyan, okay? Mga specific na qualities, yan ang mahalaga na ipag-pray. Alright? And, and believe that the Lord will truly answer our prayers. Ayan. And, nako, wala na tayong oras, pero gusto ko pong imbitahin, siyempre, yung ating mga butihing mga kapatid as panelists, sila Sister Tess Juan. Hello, Sister Tess. And, wait lang, paano, payata na unmute si Sister Tess. Ayan, unmute. Ayan, and si Jessica. Si Jessica ba yun? Nandito pa? Ayun. Nasa trabaho pa si Jessica, oh. Bait-bait, oh. Ayan. Jessica and Sister Tess, good evening. Ayan. Pakita lang natin yung processing questions natin ngayong gabing ito. Pasensya na, medyo ginanahan sa pag-share, eh. Ayan. How were you able to achieve your impossible dreams? And share niyo naman yung impossible dreams ninyo na na-achieve. How did you do it? Share niyo naman paano at ang takeaway niyo po sa Devo tonight. Ayan. Siyempre, by age po tayo. So, ayan, sa magbigay po tayo ng galang sa mga kapatid natin na talagang kagalang-galang. Ayan. Ayan. Unahin po natin si Sister Tess, syempre kasi layo pa ng pinanggalingan, mula sa Pilipinas, pumunta pa ng Dubai. Welcome back, Sister Tess. We missed you. And we're so glad you're with us again tonight. And Happy New Year sa inyo. Ayan. And we thank God also sa healing ni Lay. Baka gusto na pong i-share, Sister Tess, how were you able to achieve your dreams that seemed impossible? Amen. Yeah, praise God. Good evening po sa lahat and Happy New Year. Maraming salamat po sa prayers ninyo. Amen. Ako po yung impossible dreams. Actually, pas sabi mo kanina, when we are going to dream, we should be dream big. Sa akin po, hindi masyadong yung dreams ko. Yun is ano, pero ang yung dreams ko or yung plans ko, hindi po yung nasunod, kundi yung plano ng Lord. Or yung dream ni Lord para sa amin. Dito is for holiday. Yung alam niyo yun, yung makasyon lang, 1 month, ganun. Pero praise God, actually, hindi, at saka not this year, not hindi nung 2020. Dahil syempre, pag ibibisik-bisa ko yung anak ko, kailangan pag-ipunan ko. Dahil di naman, syempre, bakasyon nga eh, di ba? Pero, God has a better plan. Di ba? How I was able to achieve that? By prayer lang po, mga kapatid, and by faith. By faith, praise God. Yun lang po, pinatunayan ng Panginoon yung tiwala natin, yung tiwala ko sa Kanya talaga, tiwala natin. Kasi when we pray, we should have the faith. Diba? Huwag tayo magpipray na mag-aalangan tayo. But yun nga, pinatunayan ng Panginoon na it is really with Him, all things are possible. Walang imposible sa ating Panginoon. So yung plano o yung dream ko na iyon is minadali ng Panginoon in His right time.
Hindi sa tamang, hindi sa timing ko, kundi sa timing ni Lord. Yun lang po, basta yung tiwala lang po. Yun, tiwala. Tiwala na baka halaga. Yung take away ko po, yun yung sinabi mo kanina sa yung PMs. Yeah, hindi tayo tiwala sa Panginoon una at sa sarili natin. We cannot talaga achieve any dreams, di ba? Wala po tayong mapupuntahan, pero we have naman God's word na pwede nating panghawakan at pwede nating i-claim, di ba? We can decree and claim na rin yung salita at yung pangako ng Panginoon sa atin through that. So yung sinabi mo kanina, yung massive, magnetic, di ba? Magnetic and measurable. Talagang ang ganda, Pas. Napakaganda nun. Take away ko lahat ito. Tatlo. Mamame, di ba? So, yun po. Mamame. Napakaganda. Napakaganda at napakadaling i-memorize. Napakadali rin at pwedeng-pwede talaga. Pwedeng-pwede natin panghawakan. Thank you. Thank you very much, Sister Tess. Magandang gabi po. And welcome again to Lay. No? Talagang, minsan, welcome sabi mo nga, may sarili tayong timing. Thank you po. Oo, may sarili tayong timing, pero dapat pagtiwalaan natin yung timing ng Diyos. Amen. Because at the end of the day, He knows what's best for us. Yan. Agree ka ba doon, Jessica? Yes. Tingnan natin kung agree si Jessica. Yun, very good. Very... Ano naman ang masishare mo ngayong gabing ito, Jess? So yun nga, Pas. Like kay Ate Tess, hindi yun yung dream niya, pero yung plan ni Lord yung napangyari. And yun nga po, I was promoted this year and being a graduate tourism po ako nag-work and napakalayo po ng course ko sa trabaho ko ngayon, and one thing lang na we should always remind is sino yung pundasyon ng ating dream sa buhay, who is our foundation. And sakto lang din, kasi yung devotion ko today, nalate ako nakapag-respond kay Pas kung mag-yes ba ako ngayon kasi sobrang busy po. And yung devotion ko ngayon is same what related dun sa tanong. Sabi sa John 15 verse 5, I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. So, malinaw po yung word ni Lord na we cannot do anything without Him. Mm-hmm. And yun nga po, we are able to achieve our dreams as long as we have Him in our lives. And our faith should be higher than our fears. Mm-hmm. And whatever po yung desire ng ating puso, we should always surrender our plans to the Lord. Kasi one thing na napatunayan ko po is being guided by the Lord, there is joy and peace along the way while achieving our dreams. And galing, sabi no? nga ni Pas, God's timing is always perfect. So yun po. Gusto kong balikan yung sinabi mo kanina na while may joy and peace kapag... Yun po, because being guided by the Lord, there is joy and peace along the way while achieving your or our dreams. Mm-hmm. If you have the Lord, no? Kasi kung masyado kang focused sa, you know, without the Lord, sa sarili mo lang, sarili mong sikap, sarili mong talento, sarili mong galing, di ba? Di ba? Pag nag-fail ka, okay, you'll be disappointed, you'll be upset, yes. Mm-hmm. Pag hindi mo nakuha yung eksaktong dream mo, gano'n, madi-disappoint ka. But, sabi mo nga kanina, because you have the Lord with you, the Lord is there to guide you, to encourage you, amen? Talagang habang kinakamit mo yung pangarap mo na yun, may kagalakan, may kapayapaan, di ba? Anong kwenta ng successful ka nga, pero wala ka naman joy, wala ka naman peace sa puso, di ba? So, take away ko naman sa inyong dalawa na binanggit nyo ngayon, talagang kailangan ang kasama ang Diyos. Amen? With the Lord, nothing is impossible. With the Lord, there is joy. With the Lord, there is peace. Kaya itong 2021 ay dapat kasama po talaga natin ang Panginoon. That's why ang ating pong fasting po, ang ating tema, na sa ating magiging tema sa ating 7-day prayer and fast, is about knowing God even more. Na i-remind natin ng ating mga sarili who God is. Who is this God with us? Amen. So that as we enter this year,
eh, talagang may kasamang pananampalataya ang ating paglakad sa taong ito. So again, thank you very much, Jess, and nawala si Sister Tess. Siya po ang mag-ano ngayon eh. Siya po maglilid ng prayer. Nandiyan ka pa ba, Sister Tess? Juan? Okay, wala na ba? Ayan, I think nandito yata si Sister Tess. Ayun, hello Sister Tess. Ayan, akala ko umalis ka na. Ayan, ikaw ay maglilid, ikaw po ang maglilid pala ng ating closing prayer ngayong gabi ito. So, please lead ang prayer, Sister Tess. Amen. Okay, let us pray po. Maraming salamat, Pas. Heavenly Father, our God, Lord, we continue to thank you, Panginoon, sa kabutihan, sa katapatan mo sa amin. Father God, salamat, Panginoon, that truly we have the confidence. Every time na we come to you in prayer, Father God, we thank you, Lord, dahil we have also the assurance, Father God, that whatever we ask in Jesus' name, ito ipagkakaloob mo. Panginoon, salamat sa buhay ng aming pastor na si Pastor Jimmy na siya to continue to encourage us bilang pasimula sa taong 2021. Panginoon, help us and enable us, Panginoon, na ma-encourage po kami through your words, Panginoon, and even through our leaders, our pastors na patuloy na ginagamit mo. And so that, Panginoon, as we are being encouraged, we can encourage others as well, Panginoon. Maraming salamat sa iyo. And help us, Panginoon, na to be big, Panginoon, knowing we have God that for you, Panginoon, all things are possible. Yes. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, dahil as we offer to you, as we lift up to you, Panginoon, ang lahat ng mga plans and even mga incoming pa namin, Panginoon, for this year 2021, we know, Panginoon, na your will always prevail sa aming buhay. Kaya, Panginoon, we lift up everything to you, Panginoon, lahat ng dreams, lahat ng plans namin, lahat ng prayer requests namin. Lord, we thank you dahil alam namin na as you answer our prayers, Lord, mapano, yes, or wait man ito, Panginoon. Help us, Father God, na tanggapin kung ano yung nais at kung ano yung plano mo sa aming buhay. Maraming salamat, Lord, for the year 2021 na ikaw, Panginoon, yung patuloy na nakikinig, patuloy na tumutugon, hindi man ng naayon sa aming plano or naayon sa aming kagustuhan, but Lord, continue to answer according to your will and purpose sa aming buhay. Kaya salamat, Lord, sa bawat isa na nandito na nakasama namin sa gabi nito sa aming Sunday devotion, Panginoon. Lord, continue to bless each and every one of us, Panginoon, at patuloy na palakasin mo kami spiritual, Lord God, through your words, through, Panginoon, sa mga activities namin sa aming simbahan and even sa Zoom, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat sa patuloy na paggamit mo sa bawat isa, Lord God, as an encouragement sa amin. Lord God, we continue to pray that your Holy Spirit will continue to be with us, Panginoon. Enable us, Lord God, and continue to help us, Panginoon, na lahat ng gagawin namin na ikaw yung mapapurihan, ikaw ang maitaas. Maraming salamat, Lord. Continue to unite us once again, Panginoon, as we continue to be united, Lord, sa aming prayer and fasting. Next week, Father God, continue to be with us. Nawa, Panginoon, patuloy na ikaw yung mag-guide sa amin sa lahat ng aming gagawin. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At Lord, we also continue to pray, Lord God, also for our dear brother, si James Aguinaldo, Panginoon, also sa kanyang pamilya, Lord God, si James and Andrew, God. Thank you, Lord God, for the life that you've given his Father here on earth, and we thank you, Lord God, because you have taken him to be with you right now, Lord. We pray, Lord, for comfort and peace para sa Aguinaldo family, O God. We pray, Lord God, that your love will just be felt by this family, O God, and whatever needs they have, I pray that you will provide this para po sa kanila. We also pray, Lord God, sa mga kapatiran ko pong nag-join ngayong gabi nito, may bless all of them. May they have a blessed 2021. Lord, I also specifically pray, Lord God, for the Katbagan family, Panginoon, sila Brother Ronald, Sister Remy, Lord God, and the children. I pray, Lord God, that
You're continue to bless them financially, Panginoon, Lord God. I pray that all their obligations will be settled this year, 2021, Lord God. And we also pray, Lord God, for employment, Lord God, for Brother Ronald. And this year, Lord God, will be a prosperous, abundant year for the Katbagan family, Lord God. We also pray for Sister Vanji Reyes, Lord God, for success sa kanyang buhay, more happiness sa kanyang Panginoon, at maging negative po ang kanyang employer, Lord God, sa COVID test, oh Lord God. Lord, also pray for Sister Lynn Villanueva, Panginoon. Lord, tuparin niyo po ang kanyang mga pangarap sa buhay, Lord God. Lord, sana po daw ay makapagbakasyon siya at sa family niya, Panginoon. So we pray that that will happen, Lord God, this year. And Lord God, I pray na bigyan niyo rin po ng kalakasan at good health ang kanyang buong pamilya. At matapos na po itong pandemic na ito, nang sa ganun, makapiling niya po ang kanyang pamilyang namimiss na po niya ng sobra. Thank you, Lord God, also for, again, for the life of Sister Tess Juan who joined us tonight. And we thank you, Lord God, again, for the healing kay Lay or ang kanyang prayer, Panginoon. Eh, magpatuloy pa po ang healing ni Lay, Panginoon. Maging kumpleto ang kanyang healing. Maging he will be really well, Lord God, from the top of his head to the sole of his feet, Lord God, with every system of his body, Lord God, his brain, everything is working perfectly, Lord God. Also for continuous spiritual maturity and also for financial breakthrough, Lord God, sa kanyang pamilya, Lord God. We also pray, Lord God, sa kanyang dream to have a business, Lord God, ay matupad po ito to glorify your name, O God, and that you will use her family, Lord God, and use her, Lord God, para to advance your kingdom here on earth, Lord God. And thank you, Lord, also for Sister Geraldine Peñalosa. We pray, Lord God, for good health para sa kanyang buong pamilya. Lord God, wisdom, Lord God, to be upon her. At madala niya po ang kanyang anak at apo dito sa UAE, Panginoon. Wala pong imposible sa inyong Panginoon. So kayo may nagpapasalamat na po ngayon pa lamang, Lord, sa answered prayers. Lord, we also pray for Sister Roxanne Ramirez, Lord God, for peace, good health, Lord God, sa kanyang pamilya. Provision din po, Panginoon, para makauwi na po siya ng safe and sound sa Pilipinas, God willing, sa February 28, Panginoon. At Lord, makapag-start din po ng bagong career kasama ang kanyang pamilya, Lord God. Lord, it's a difficult decision, Lord God, to be away from the family. It's your will for us, Lord God, to be with our spouse, with our children, Lord God. So as she takes this step of faith, Panginoon, I pray, Lord God, na kayo po ang mag-guide sa kanya kung ano mga tamang hakbang ang dapat gawin, Panginoon. And I pray, Lord God, for success, prosperity, abundance sa kanyang buhay, Panginoon. I also pray for Sister Yamski, Lord God, na sa kanyang business, Panginoon, ang JYM Wholesale and Retail Store, Panginoon, na maging daan ng pagpapala, especially sa mga taong walang pinagkakakitaan sa Pilipinas, Lord God. Bless them tremendously, Lord God, so that they will be able to bless other people, Lord God. And Lord God, I pray na magkaroon din ng spiritual growth, Lord God, hindi lang para kay Yam, kundi para din sa kanyang asawa at kanyang anak, at patuloy po na magamit sila sa ministry, Lord God, saan mo man sila dalhin sa panahon sa Pilipinas, Panginoon. And Lord God, we also pray, Lord God, for complete healing, Lord God, sa mga kapatiran, lalo na po sa mga kapatiran, Panginoon, na COVID positive pa rin sa ngayon. Lord God, thank you, Lord God, for the healing, Lord God, nila Sister Monette, Lord God. Thank you for healing Sister Florence, Lord God. And also for the others, Lord God, whom you've already healed. And sa darating na healing din po sa iba pong mga kapatiran, Panginoon. Lord, we declare, Lord God, a negative result, Lord God, sa kanilang next COVID test, O God. And Lord, we pray for every one of us, Lord God, dito sa Eljor UAE. Cover us with your most precious blood, O God. Lord, I pray that this will be a healthy year, a happy year, Lord God, for all of us, Lord God. And most especially, Lord God, may we learn to put you first sa aming buhay, and may we experience your plan for us, Lord God. Your plan to prosper us, your plan, Lord God, to give us an abundant life, your plan to use us mightily for your glory. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. And before we go, mga kapatid, isang quick announcement lamang po. Hindi po next week ang ating fasting, katulad ng sabi ni Sister Tess sa kanyang prayer, kundi this week. Okay, this coming Friday na po. Okay, 7 days po yan, Friday to Thursday. Alright, and announcement, ngayong Thursday na po, ngayong Webes na magsisimula ang on-site worship ng Dubai. Kaya ina-announce po namin na hindi po lahat ay pwedeng pumunta doon. Alam kong
Maski mga taga Abu Dhabi, excited yata umattend doon, no? Pero hindi po pwede yon kasi po may mga protocols po tayong dapat sundin. So sa ngayon po, just for now, for the first Thursday fellowship or first na gawain po doon ay mga connect group leaders lamang po at yung production staff, okay? So connect group leaders lamang plus the production staff, okay? How will you know kung pwede kayong umattend, okay? Just message your connect group leader, okay? Message your connect group leader para malaman niyo po yung mga scheduling. Kasi ang mangyayari po, magkakaroon na tayo ng schedule, okay, per connect group po every Thursday para naman magkasya lahat. Lahat ay mabigyan ng pagkakataon. Kasi ang maximum lamang po para sa lahat ng papasok doon ay 50. Tapos, hindi na po tayo doon sa baba. Nandun na po tayo sa third floor, okay? So, para mas discreet po, no? Ayaw po nating maka-attract na masyadong maraming attention. Okay, that's why we are, kami po yung nakikiusap sa mga taga Dubai. Okay, nakikinig ba kayo mga taga Dubai? Oy, taga Dubai, Dubai, yun, yun, kala ko hindi nakikinig. Ayan, mga taga Dubai, kailangan po natin maging discreet. Alam yung discreet, yung pagpunta natin doon, okay, huwag masyadong malalakas ang tawa, gano'n, okay, yung pasok agad, okay, pagkapasok, okay, third floor po tayo, okay, third floor ng The Voice, okay, paglabas, diretso po sa sasakyan o diretso sa metro, wag na pong tumambay sa labas, okay? Because we don't want to attract so much attention dahil alam naman natin na pandemic pa rin po, no? Hindi naman po sa bawal tong ginagawa natin, pero we don't want to attract any checking pa, no? So, at isa pong pakiusap, kung meron po kayo nararamdaman katulad ng sipon, ubo, sakit, oh, I mean, prangkaso, gano'n, eh wag na po kayong umattend, okay? Parang awan niyo na po, okay? Anyway, tuloy-tuloy pa rin po ang ating Friday online worship, okay? Tuloy-tuloy pa rin po yung Friday online worship. Pero, sa Dubai ay may on-site worship ng Thursday, 7 p.m. sa third floor at antayin niyo po yung announcement kung sino po yung mga pwedeng umattend sa Thursday, okay? So, that's this coming Thursday, 7 o'clock. So I'm so happy for all of you sa Dubai. Sana po mangyari din dito sa Abu Dhabi very soon. So ayun lang po ang ating important announcements. And please also await yung announcements natin tungkol po sa ating prayer and fasting sa Friday. Alright? So magandang gabi po mga kapatid. God bless you. God bless you. Good evening. Good night. Good night. Patuloy tayong good night po, Pastor. Good night. Good night po. Hello, Team Hoya. Hello kay Brother Oni. Welcome back. Nice to see you again. Sister Lisa, hello. Hello, Sister Grace De Leon. Palakas ka lang dyan. We're praying for you. Thank you po. God bless you. God bless you. Happy New Year. Amen, amen. Happy New Year po sa ating lahat. Happy New Year po. Thank you po. God bless everyone. God bless. God bless. Bless po. Salamat. Yung Roxanne, ganda lang tawa ni Roxanne. Good night. Hello, hello. Good night, good night. Good night. Good night. Good night. God bless everyone. Good night po. Bless. God bless. Good night. God bless. God bless you. So, series of day ko po. Good night po. Good bless po. Good night. Happy New Year. Happy New Year, Pastor. God bless, God bless. Thank you. All right. Good night. Bye-bye. Bye. Bye-bye.